Bukas po nakatakdang ilibing ang Batikan Direktor na si Marilu Diaz Abaya. Ang ilan niyang kasamahan sa industriya, sinariwa, hindi lamang ang husay niya bilang isang direktor, kundi pati ang husay niya sa pag-arte. May news to go si Cedric Castillo. Mula sa mga icon ng komedya hanggang sa mga maestro ng entablado, simpleng mag-aaral man o may malaking pangalan sa politika, saksi ang Gonzaga Hall dito sa Ateneo kung paanong maging ang mga kinikilalang personalidad sa iba't ibang larangan sa bansa. Nagbigay pugay at respeto sa namayapang haligi ng pelikulang Pilipino at telebisyon, si Marilu Diaz Abaya. We became good friends when I was sponsoring in the Senate the creation of the Film Development Council. Para siya nag-backstaff sa akin. Hindi lamang saksi, kundi susi sa paghulma sa napakaraming talento sa sining ng pag-arte si Direk Marilu. Bagaman mas pinili raw niya ang magmando sa likod ng kamera, hindi raw matatawaran ang sarili niyang angking galing bilang artista. Aside from being a director, she was a fabulously complete actress, very, very, very passionate and colorful. Kung panood ko yung mga ginawa niya, doon ako hinayang na hinayang. Sana nagkaroon din ako ng experience na maturuan niya. The moment si Marilu nagsalita, automatic everybody listens. I mean, sayang kasi kung iputuloy namin sasabihin niya. Maging si dating First Lady Imelda Marcos, nagluluksa raw na para bang nawala ng sariling kaanak. They were very active during Marcos era. And not only that, they come from Ilocos Norte. Yes, and it's a pity because Marilu was really a very talented artist and we will miss her a lot. Muling humarap sa amin ang anak ni Direk Marilu na si Mark. Masaya raw nilang tinutupad ngayon ang mga huling hiling ng kanyang ina. Middle of last year. So, I mean, there's only one Marilu Diaz Abaya. I think her legacy is there. More than her films, it's her students. It's the lessons that she taught us of hope and to be a man for others. Cedric Castillo, GMA News. Mga kapuso, isang film tribute po ang ihahandog ng GMA News TV para sa yumaong direktor. Mapapanood po sa Sabado ang back-to-back screening ng mga pelikula ni Marilu Diaz Abaya na Sa Pusod ng Dagat at Milagros. Samantalang sa Linggo naman, tunghayan ang kanyang mga obrang Muro Ami at ang critically acclaimed film na Jose Rizal.